Makapinig ang IBC Channel 6 Palo later. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Here comes the program you love to share. Aksyon niya na, opinyon, solusyon. With the tandem you like to follow, Chito Morante and Jam Moron. Aksyon niya na, opinyon, solusyon. Monday to Friday, 9 to 10 in the morning, right here at iBusiness 6 and 87.7 Fiber Radio. And right now, Aksyon niya na, opinyon, solusyon is also on Facebook Live at Chito and Jam. Good morning, everyone. Welcome to the program. Aksyon niyo na, opinyon og solusyon right here at IBS 6 and 87.7 FM Idol Radio. My name is Chito Morante. This is Jam Moron. Magandang morning, Luzon, Visayas, and Mindanao. Happy Friday morning po sa inyong lahat. All right. It's a Friday. Bukas ay makakapagliwaliw. Liwaliw. Liwaliw talaga. Uy, good morning nga pala kay Sir Manny de la Cruz ng San Miguel Corporation Food Division. Pagkain itong ano. Anyway, hope you're fine. Namit ko itong si Sir Manny de la Cruz doon sa Cavite. Oh, sa isang magandang hotel doon. Oh, tamang-tama, mayroon silang meeting, a conference, business conference. Anyway, bago tayo Miss Jam punta sa ibang pag-uusapan natin, kasi may mga hindi tayo na tapos na pinag-uusapan kahapon. Yung kasi paano maghanap ng tayo ng time. O, kasi programa ng PDEA kahapon. Anyway, before we go further, mayroon tayong public weather forecast na issued at 4 o'clock this morning. Today is the 11th of January of 2019. It's a Friday. So ito yung pagbanabana. Extension ng hanusang low pressure area or LPA, no? Nga ato hagawas ang Philippine Area of Responsibility. May nakakapektuhan Mindanao. And Northeast Monsoon ang may nakakapektuhan Luzon. So, dito sa Central ng Eastern Visayas, Kapugyapon ng Northern Mindanao ng Davao Region, mo itong madampog ng kalangitan maeksperyensyahan ng magdadarahin na parpatsarang pagdariti ng dardalugdog. Anhinungdanin ni actually is an extension ha na itong low pressure area, Ms. Jam. And then yung effect dito ay posibleng na pagbaha ng pagparikantuna tungodhin mahinay ngadtuhin ka makusog-kusog, ngadtuhin danay makusog na pag-uran. Oo. Eh, kagabi nga. Amo mango dito yan na. Bigla, no? Biglaan lang kagabi, umulan. Oo, migla-bigla na lang. Pabugso-bugso yung kwan. Tapos mawawala din maya-maya yes. Konti. And then doon naman sa Aurora, Quezon, no? Aurora and Quezon. Madampog na kalangitan niya magdadarahin na mahinay nga pag-uran. And then, ang hinungdanin ni actually ay yung Northeast Monsoon. So, waray ko din yung pagdakong effect, ano. But then anyway, sa Metro Manila, nga na nabiling nga lugar han Luzon, nga na Visayas, ang usahay madampog nga tuhin, madampog nga kalangitan, nga magdadarahin puro-puro nga pang mahinay gihapon nga pag-uran. Mm-hmm. Then, yung hinungdan dito ay Northeast Monsoon. And amo gihapon, baga medyo waray ko din yung epekto. But, ang mga nabibiling nga lugar ha Mindanao, usahay madampog nga din ka madampog nga kalangitan na magdadarahin na panalagsa ng pag-tarotariti. Yan ang kaimtang ng panahon doon. And then yung hinungdan, local thunderstorms, no? Due to local thunderstorms. And posibly, pag mayroon tayo mga ganitong sitwasyon, posibly pagbahangan, pagparik, hantuna, kung na may eda, sunod-sunod niya pagkidlat, nga na pagdalugdog na magre-resultahin na pag-uran. Mm-hmm. Oo, yung ano naman, Miss Jam, yung kahimtang ng hangin at saka yung karagatan. No? Sa sinirangan niya dapit ang nasod, ang kalaksihan hangin, amoy na makusog-kusog, nagtuhin ka makusog, and yung direksyon niya ay papuntang norte sinirangan. Pag sinabi natin norte sinirangan, that's northeast. No? Mm-hmm. Kasi dito man nasirang yung adlaw sa east. East. So, ang kadagatan ay mabalod. Yung wave height naman niya ay 2.8 to 4.5 meters
medyo ano, lampas sa iyo to, ano? Oo. Kaya maramkamat mga pinagkaitan ng height. Oo. At saka yung mga nabibilib niya lugar ng Luzon and Visayas, yung kalaksin niya ay makusog-kusog na din kamakusog. And yung direction niya ay north sinirangan, ngadto ha sinirangan, mm-hmm. No? Okay. And yung karakatan ay mabalod-balod ngadto hin kamabalod. Yung height naman ng wave niya ay 1.2 ngadto ha 2.8 meters. Minsan nga itong ating PDRRA mo, no, ay may nga sa period pa lang mag-site pa nga ni pagbutang ng period. Eh, oo, talaga, malaking iba, ano na yun, malaking, diba? Malaking epekto yun. Mm-mm. Yung 12, ha? Actually, it's 1.2, ha? Nga 2.8 meters. Eh, kanina nga, nagkausap kami ni Sir Arvin Mong. Eh, sabi ko, i-proofread mo yung kung ano. May kakamali minsan sa typographical lamang, clerical lamang ito. Eh. Ang nabibili ng lugar, Han Mindanao, yung kalaksin ng hangin ay makusog-kusog, ano? And yung direction niya ay papuntang norte sinirangan. Mabalod-balod ka din eh, itatong na kalkatan. But that's only 1.2 hanggang 2.5 meters. Manageable ito, Ms. Jam. At least, safe itong maglalayag ng maliliit na bangka. Mm-hmm. Kaya mo ito. Para makilumangoy, sir. Siyempre, ha? Oo. Eh, natestingan mo na ba yung ano? Yung ano? Na ano tawag ito? Nalurog? Nalurog? Oo, oh, tapos may tinatapon na ano, 50. Eh, grabe, di ba? Hindi, isang bundle. Ito nga dahil mga pier. Oo, di ba? Makuri ito. Kay makaret talaga, Tera, kay bisan na halarom na nabibilingan lagyap ni Rito na kwarta. Pero actually, na gin-observahan ko ito kung kaya naman nakupon. Gumaganan lang ang ano? Oo, mabagal kasi. Gumaganyan-ganyan, di ba? Anyway, yun ang ating public weather forecast na pinadala sa atin ng PDRRMO ng Province of Leyte. Para yun ang adlaw, actually issued at 4 o'clock this morning, Biyernes, January 11, 2019. Oh my gosh, sarang 2018. Hindi, 2018 nga dito eh. Sabi ko nga, ba't 2018 dito? Nalilipat pa. Oo, oh, hindi diba? Kasi nila mga binago. February or March, amo na ito, may-use na itong paggamit itong 2019. But this time, mga January, ay, hindi. Ako, nilipat. January 1 pa lang, Ms. Jam, talagang binago ko na ang one. Pagbabasa. Ngayon. At saka ano, ha? Ang ating pong oras po ang kapalawan, mga kaibigan, naganap ng 16 minutes after 9 o'clock. And bago po tayo magpatuloy din sa ating pinag-uusapan, gusto nating ipaalam sa mga kaibigan, mga kaurupdan, ni Artemio Maala Morante na siya ay tumalikod na ng kadayunan last January 9, no? 64 years old na to siya. At yung aniya lawas, amoy din tatagumin natin dito era mismo balay, Barangay 96 sa Tigawon 1, Kalanipawan, Tacloban City. At ini nga pagpasabot, ano, tikangan niya asawa, Chang Estrin, Estrella Morante, mga anak, Christian, Randy Anthony, Catherine, and Christine Morante Dado. Okay? So, ginahangyo anaton mga mamarati, sugan manggihapon, nagkikita naton taramdan nga maghalad dahin halipot niya pag-ampo para han talos ng pagpahuway han aton Artemio Maala Morante. Thank you very much. Our condolences to the family. All condolence right. Po. And bago tayo mag-proceed, gusto ko lang i-greet yung aking partner na maganda. Isang magandang teacher from Maasin, si Miss Jonaline Sanchez. Ayos. Parang nakita ko na yun. Pretty. Si Alex Kulaba nga pala, ang ating officer in charge dyan sa Matagog Fire Station, ay nagbe-birthday ngayon. Happy birthday! Yes. Happy to birthday you. To you. Yan ang, how old are you? thank you for informing. Pinsan ko ito, Melvin Morante. Hi din to Ma'am NN, the beautiful police woman. Empowered women. To Hajia Norhaya, salam alaikum sister. Di ba? And then na siya nga pala, no? Si Mana Sonia, siya yung pinakaunang nag-log on dito sa atin, palatuntunan.
si Mana Sonia de los Reyes. Say good morning also to Mano Nonoy, Engineer Nonoy de los Reyes. Badru El Asri from Brazil. Mm-hmm. Good morning to you. I mean, good evening in their place. Sa Europe, Brazil, ano na ngayon? Hapon. Hapon yata ngayon. Si ano ha, Manny de la Cruz, yung sinabi ko kanina na siyang pangatlo yatang nag-log on sa ating programa today. Si Bong, ha? Si David Comendador dyan sa Singapore, si Risa Montano Gariando, si Maria Lazalda, ano to, Luzaida rather, Alicabo Paredes, si Arturo Cinco Cagara, good morning to you. Si Luz Asoy, uy, Ate Luz, how are you? Then, Ma'am Gunding, Dr. Segunda Lakaba. Okay. And say good morning also to Manubil. Okay. And who else do we have to greet today? Ano to? Sabi dito nga pala ni Melvin, eh? Good morning Kuya Chit and Miss Jam. And good morning din po sa inyo, sir. May message pala dito, hindi ko nabasa eh. Sorry, yes, sir Manny. Sabi niya dito, God bless all your programs. And then si Malu Katadman Esperas, dati kong estudyante ito. No, good morning to you, Malu. Siyempre, isa sa pang pinakamagandang abogada na nakilala ko. Ito yon ang hinahangaan natin. Si Attorney Bubbles, Attorney Ana Barbara Lacandaso. Nice, nakita natin yung pangalan mo rin dito, no? Si Chad Lapidario, tsaka si Lovejoy Dedicatoria. At si Mano Edwin Yao, dyan sa Canada. And then si, good morning also to Mana Juliet. And to Rani, no? Si Rani Mahat, wala ka pala dito, no? So hindi ka pala maka-join sa amin. Oh, nakikita kami ni paring Saldi Velchess, huh? Ganda din si Sir Francis Rosaroso. Si Claudine Antan Villablanca Chua. Yung pinsan ko nga pala si Lynn Biano. Kumare ko si Joyce Alino. And morning Sir Chito, alams na, ayos. Yan yung sabi ni Ogie. Ni Sir Ogie Lantaho. Diyan sa DNR, yung Regional Public Affairs Office in the region. And ito yung opisina na nag-i-inform sa lahat ng mga nakikinig sa radio, nanonood sa telebisyon, sa kanilang mga kaibigan sa Facebook, kung anong mga pangyayari doon sa Department of Environment and Natural Resources. Tungkol sa ating kalikasan. Yes, tungkol Mother sa ating kalikasan na minamanguluhan ng ating pong Regional Executive Director na si Attorney Crisaldi Barcelo at saka yung Assistant Regional Director si Arch Lazar, si Dr. Arch Lazar. Kasama din yung ano, yung isa pang Assistant Regional Director, si Forester Moraki Dumanday. Pero itong ARPAW ay talagang minamanage ito ng kanilang chief, no? Yung kaibigan mo, si Miss Maita Reyna Gomez. Of course. Mabay nga aga po, Ma'am Maita Gomez. Sa next week, ano, mayroon tayong guest from the DNR. Oh, and speaking of DNR, sir, di ba? Yan na po, Cagayan de Oro City. Ginpapatupad na ito na di rin nahira na gamit ito na plastics. Yes, so, kung mapalit ka, makaduka ka merkado, you have to bring eco bag or kung ano man, bayong or anything na recycled po. Kay Maida na dito baga multa. So, maupay ito niya. Maupay ito, maupay. Of course, di ba? Kay makakabuli dito. Sana dito rin, ano? Oo, kailan kaya dito yun ipapatupad? Tapos, kung maglalabog kahin, basura nga to, ha, mga kalye, ha, kalsada, ha, street, or kung ngayon man na, ha, public places, ano, may daka automatic multa. Diba? So, kung halimbawa, masing ka rapper na itong candy, guti ay manlatiya. So, miski tiya guti ay la, pag imo ito ginlalabog nga dat mga kung ngayon na inla, oo. So, magmumulta kahin, mag-start tiya from 500 pesos to 2,000. Tapos, may nagyapon, kumbaga, sige-sige na guna na timbubuhag, may nagyap kaprisuhan nga, diri malagpas liwat itong katuig. 3 months or 6 months. So, umaw pa itong hiyang practice is ano, it's because yan na nagdiri na baguha aton nga nagtitikalala itong gintatawag nato na climate change. Oh, sana so, ano, ma-implement yan dito. And hindi lang sa Cagayan de Oro, kung pati gihapon ha, may dako friend ano hi Ma'am Juvie, nagpost gihapon hiya nga pati gihapon di diha may Kulava.
Oo, hira gihapon ang municipality iton Kulava is nag-implement na gihapon iton na no use of plastics na. Di ba? Sana dito rin siya, no? Sa oo, probinsya ng Leyte. Diba? So, mawala na yung paggagamit ng plastic. Diba? Even yung mga restaurant na may mga spoon na mga or pork na plastics, di rin naghihapiya, gintutugot. Diba? So, amo iton nga, maupay ito hiya. Tapos mga styro, diba? So, di rin naghihapon ito, gintutugutan. So, amo iton, may dana iton nga, ano, iton multa. Kung na iton usang establishmento di rin nasunod iton nga bagong balaod nga gimpapatupad yan na. So oh, hinautunta nga nga tanan ano? Tsaka Miss Jan, parang mayroon niya tang direktiba na hindi na tayo rin gagamit dito ng plastic. Mm-hmm. Siguro ko depende lang sa pagsunod implementation naman. Sa pag-implement. Pero dapat mawala yung mga plastic rin na tao. Eh. Dahil ang kailangan na wala na eh. Ay, di yun mawawala, sir. Diba? Sa yung mga plastic na tao. Direct mawawara. Munti ko nang makalimutan. Si, damo itun. Si Ma'am Reyna lang. Ano, Ma'am Reyna? Si Miss Maita Reyna lang nang nabanggit natin. Eh. Baka magkaselos naman itong sina Sir Ogie, sina Sir Johan, tsaka si Sir Saide. No? Si Sir Ymir na lumipat na ng opisina. Ganun din siyempre si Ma'am Romana at saka si Ma'am Pearlie, no? Mm-hmm. Dyan sa ARPAW ng DNR. Oh, and hi also to Asli Ma'am Morzalim Ayuna. Nasalamalaikum to you sister and to Ma'am Imak Dagami. Shout out po sa inyo to Ma'am Elve Rosauro and Amy Cipres. Magandang morning po sa inyong lahat. So, samantala sir, ma-forward kita. So, damo yan na, sabi nga natin kahapon, damo ito na yan na, nga naghihingyap or naruyag or naruruyag, di ba, nga mag-apply itong trabaho. So, may na itong mga step-by-steps, di ba, na pagbubuhaton kung kita mag-apply itong trabaho. So, ano siya, Hans, sir? Pero meron ko lang i-greet na lima na baka naman makalimutan natin na kasi baka manan-stop yan, eh, no? Si Attorney Richie Reyes, si Eagle Scout Arvin Valencia, ang Vice President natin ng Eagle Scouts Organization of the Philippines dyan sa Batangas, siyang Vice President for Luzon. Si Sir Roy, ha, na mamaya mapapanood ninyo. Sa, Straight Talk. Sa Straight Talk. Masunod na programa hato. Si Ophel Magno Rodales, isang mass communicator. Si Ronaldo Duquiatan Alamos at si Christine Villablanca. Mm-hmm. Actually, Ms. Jamano, kagaya ng sinabi mo, and then gusto ko rin idagdag na yung kahapon ay yun ang sinimula nating pag-usapan. Oh, kaya lang kinapos po tayo sa oras and we promise na itutuloy natin today. Kaya nga. So, unang-una, syempre, mag-iisip ka kung anong trabaho ang gusto mong mapasukan. Mm-hmm. Hindi yung basta-basta, pabugso-bugso lang, eh, kahit hindi mo alam kung anong pupuntahan mo or ano ang gagawin mo pagkay makapasok sa trabaho. No? But then anyway, yung mga employers naman ay nag-iisip naman kung sino-sino ang dapat nilang piliin para makapasok sa trabaho. Oo, kayin kada mo ito nga mga aplikante, ano? Pero syempre, pag nakaisip ka na kung ano't magmamatch it imo baga kurso or at imo skills, ano, you have to prepare naman yung resume kung yes, tawagon. Yes, pupunta ka na doon. De, syempre, ay, alam ko na kung saan ako pupunta. So, maghanda ka ng resume. An una nga panahon, siya, ano kung ito nga resume? An una nga panahon po, biodata ito. Sabi na, diba? Sabi na, resume. Yan na kasi, kaging pa-social naman ito, hindi mo na resume. Actually, pero actually, pareho let sulod. So, yan ang kailangan natin. Ano? Ayusin lang natin ang angkop doon sa ano, ang angkop sa trabaho. Tapos sir, pahusayay ko no ito hin resume. Oo. 'Di ba? Iton nga pag unang sulya palat imo resume bagat may dana something dida nga tawag iton catchy ba. Ano? Dere kay ka resume lang iton. Hindi kay, actually hindi kailangan na ilagay lahat ng iyong mga job experiences sa resume mo. Dapat lang ay tugma sa trabahong ina-applyan. Yung totoo din, di ba? Kasi minsan, naglalagay ka ng, halimbawa, mag-apply ka bilang engineer. Mm-hmm. Yung mga iba po mga experiences doon, ikay naging nurse. Mm-hmm. O hindi na kailangan. So, yung tugma sa trabaho na papasukan mo, yun ang dapat ilagay mo doon sa resume mo. Yes, oo. Kasi kailangan talaga doon na, Ms. Jam, ha, ang mga basic na mga ano, kailangan, kailan ka pinanganak, saan ka nakatira, mm-hmm. Tsaka yung contact number mo. Kasi, so, yung pinaka-basic talaga. Mm-hmm.
Tsaka yung iba na ngayon, may maliban sa address mo, eh may email address pa rin. Oo, plus your Facebook account. Mm, yan, kasama syempre po yan. May mga companies po ngayon na talagang gin-ask nila or gin-aaro nila itin mo Facebook account because the way na, the way how you post ito ni mo wall, ha imo Facebook account, makikita kung hino ka. Yes. Diba? So, amol, kumbaga, salit, diba? One time, nag-advise gihapon ako nga, itun pag-posting nato na social media gin pipili gihapon iton kay dida na nangangatawangan ni ako danay syempre bato-bato po sa ang tamaan wag magalit ano syempre kay may dadito nagpost nakakita ko na siya alayon la kuno itun mga nagpo-post daw kuno hin nakapantinga nakabra bayin kamo na ngalimot nga diri ini brochure. Diba? Pero syempre ira ito account wari kita ito labot ano pero sometimes siguro ano kinahanglan gyapon ma-minimize ito ya kaya may da damo gyapon mga syempre mga underage nga nakakita ito at saka alam niyo mga kaibigan kasi itong so dida nakikita amo itong ginaaro gyapon ito itong mga corporate companies itong so ganiton itong si Miss Jam kasi she's righteous kaya mahirap itong magkakamali ka dito. Ay, di naman, di ba? Lahat ng tao nagkakamali. Baka literal, masampal ka pa ni Miss Jam. Ay, kung pagtuod ito. Diraksugan. Kaya, alam niyo mga kaibigan, ako personally, kahit anong, before ko sinasabi, kung anumang sinasabi ko kay Miss Jam, iniisip ko muna, baka mali eh. Because, by perfectionist. because we belong to different culture. Iba, yes, iba of yung course. Muslim, iba naman yung Christian. And bottom line yun, we have to ano lang, respect each other, di ba? Kaya yun. Kaya sabihin ko sa inyo, okay ba? Eh, kung nagbibiroan mga kabilita, pero ingat na ingat pa rin ako. At saka ano ha, ito lang ang pagkakataon na kami nagkikita everyday. 1 hour lang, ano? 9 to 10. Kung kami may mga pag-uusapan kung anong magiging topic bukas, text mo na lang. Oo, because of our busy schedule. So, yun na nga, diba? So, including the social media account, hinihingi po yan ng mga corporate company. Hindi lahat, pero majority na po ng mga companies ngayon is hinihingi po ang inyong social media account kung may ira ka mo. Isa pa doon, diba? Ms. Jam, siyempre, being part of the communication system naman ng kanilang pagtatrabahoan, kaya kailangan nilang malaman kung ano ang lingwahe na ginagamit mo, anong dialect ang ginagamit. Of course, kay bangin hera dito, di ba? Pero, syempre, sir, nagamit talaga itong mostly, ano, itong aton dialect, kumbaga, itong wikang Pilipino, mostly. Pero pag-interview, sir, napapausak itong, di ba, yan na, may dagini implement nga, tinatawag natin nga mother tongue, di ba? So, gintututdo nga ito askwilahan para gamitin natin itong nga gintatawag nga mother tongue. But, pag-abot na itong mga interview, sir, kaya anong English? Diba? Well, that depende yan kasi sa kung ano ang lugar na pagtatrabahoan mo. Syempre, for example, dito sa Pilipinas, diba, ito nga mga HR department, kung halimbawa, manager, diba? So, ada na ta interview portion, grabe na ito ng mga na nag-nosebleed ka na ira mga ka-English, diba? But it will always depend the message jam kung anong trabaho ang papasukan mo. Okay, call center. Pupunta ka ng call center. Syempre, mag-i-English ka doon. Kasi most of the time, mag-i-English speaking ka using the international language. May dako tip, pag di rin mo na kaya iton, kung nag-nosebleed na kita iton, nga gimpang interview nga, sige na pag in English, bato na, singa, English is good but we need cash. Ngayon, Human. Miss Jam, kapag kaya mag-a-apply talaga, kapag hindi ito angkop at gusto mong makapasok o sinabing matanggap, ay maaari kang magsanay para sa inaasam na trabaho. Oo, because kailangan din, bago ka, syempre, paghahandaan mo yung interview, di ba? So, kailangan ito, naka-prepared gyapon ito yung mind, ito yung heart, ito yung kuan, kay, diri man liwat nga tanan nga imo ma-expect nga baton is always a positive, di ba? A positive side. So, sometimes ginre-reject ka, di ba? So, emotionally... Saka marunong kang ano, tumanggap ng... pagkatalo or pag-ano, di ba? So, emotionally, mentally, physically, dapat prepared ka ito. Tapos, sinisiring mo pa man, sir, ano, ginaandaman, pinaghahandaan po lahat ng possible questions na lalabas sa interview. At saka hindi lang yun, yung mismong trabaho na papasukan mo. Kasi, anong malay mo maging waiter eh, kung hindi man pinag-aralan. Halimbawa, gusto mo maging waiter sa buong buhay mo, eh maganda actually, maganda ang trabaho maging waiter doon sa, especially doon sa cruise. Malaking sweldo. Oo, malaking sweldo nun. Kaya lang, you must have all the trainings for this.
no? Meron naman tayong mga training sa mga yan, anong tawag doon? TESDA? Yes, oo, sa may TESDA. May mga training tayo doon. Kasi kung hindi mo talaga alam ang trabaho mo, you better find some other jobs na angkop talaga sa nalalaman mo, sa may alam ka. You know, how could you imagine? Isang akong broadcaster, but I have to work in a five-star hotel. Pero alam ko yung ginagawa ko doon. No? Kahit ako ay announcer ng radio that time, nag-trabaho pa rin tayo sa isang five-star hotel. So, bakit hindi naman, marunong naman tayo maglinis. Diba? Nag-aralan mo yung paglilinis. No, siyempre, natutunan ko yan. Ang maliit pa, siyempre. Oo, pag well-trained ka daw kuno ting parents, di rin mo na ito kailangan istudyuhan kung paano ito ng mga gawaing bahay. Hindi mo na pwedeng mag-notes doon. Oo, sa mga gawaing bahay, diba? Especially kay, siyempre, yan, naging papamper maliwat ito niya ng mga kag-anak, ano. Siyempre, sa sobrang pagmamahal sa anak, amo ito nga, di rin na natin natututuan ito mga anak, danay, ito mga trabahoon, habalay, diba? Ba? Pero kuan iton nga siguro kano importante iton nga matutuan naton heras. Sabi pa nga ng mama ko before, sabi niya na kailangan matuto ka niyan kasi pag nag-asawa ka, 'di ba? Sabi, pag nag-asawa ka, at least alam mo kuno yung gawain bahay. Sabi ko, "Oh, diri ngayon asawat kinang lang ito, yung maid." Okay, hindi mo talaga inaral 'yon. Hindi marunong ako niyan, syempre. Akala ko hindi. Syempre, from time to time. Mga niluluto mo. Oh, ayaw na itong nilot. Ay, si sir, nangungakat, nangungukray talaga yan. Balakay pa Friday yan. Ay, lutit nga mga pagluto, di ba? Maram ako mag-hotcake. Okay. Pero kung mga... Paano ka man mag-prito ng itlog? Oh, di ba? Bulad, pwede na ito, di ba? Noodles. At saka, not only that, Miss Jam, alam mo, kailangan mo rin na huwag kang mahihiyang ibigay alam. Ipagbigay alam sa mga kaibigan mo na naghahanap ka ng trabaho. Mm-hmm. No? Kasi malay mo, yung kaibigan mo pala, especially yung close friend mo, may kakilala na nangangailangan ng Itira kumpanya, isang may dangay an. Oo. Mayroong kang talent. Oo. Mayroong kang tapos skills. Tapos na-fit ka nga to, ano? Tugma ka doon. Siya mismo makakapag-recommend sa'yo. Kaya huwag kang huwag kang mahihiyang sabihin, maghahanap ako ng trabaho kahit yes. Mga konti. Usually, ganito ang sinasabi. Hanap ako sana ng trabaho kahit man ano lang, kahit mga kuan lang. O, di ba? Siyempre, ang nakakakilala sa'yo, na sinabi mo na kahit ano lang, alam niya na may ganito kang... Hindi man siya on the spot. Ano? Mayroong ganito kang skill. Maabot ito ng time. Nga man, nung dumiyahain. Marirecommend. Ngayon, pag may pasok mo na siya, at mairecommenda mo doon, kasi... talagang nakakatulong ang recommendation din. Oo. No? Uso na daw kuno yan na ang kumpadre. pero may hindi naman po pwede. Halimbawa, ako, ang dami kong mga kaibigan. Pero majority, di ba? Aminin man natin o hindi. Dami kong kaibigan na kailangan din ng trabaho. Tapos, lumalapit siya akin. Kung kaya, nakikita ko kasi kung ano hanggang... Capacity. Hanggang saan yung kaya niya. Kung nakikita ko na talagang, okay to . Alam ko ang capability nito. Alam ko ang kapasidad nito. Ako mismo bumubulong. Pero pag medyo hindi, naghahanap tayo ng ibang paraan, ibang lugar ng pagkakatrabahoan para makatulong din sa ating mga kaibigan. Kasi kung tutusin tayo na nga, tayong hinahanap din ng trabaho. kaya pamigay na lang natin din sa iba. And huwag din kalimutan na sa inyong resume, maglagay ng magandang picture. Mm-mm. Pero huwag naman siya masyadong edited, ha? Na malayong-malayo na sa tinuod ni mo na itsura. Diba? Kaya alam mo sir, pag ikaw daw kung ano, nagpasa ng resume, tapos yung picture mo, tawag ito, bagat, sabi ko nga kanina, catchy, di ba? Bagat nakukuhat bagat interest. No. Ito. Pag mga pictures, kagaya ito, wala kang reklamo sa mga picture-picture. Tingnan mo ang profile ni Miss Jam. Makikita mo mga pictures doon na lahat magaganda. Salamat sa cellphone. Pag makita mo naman personal, maganda. So, talaga. Pag makita mo sa personal Pag makita mo na si Miss Jam sa personal, sabihin,
ayos. Dako nga question mark. Di ba? Dirayo lot nga paghirayo at yung mitsura nga at tinuod nga ano, di ba? Oh, isang pagkakahawig lang. Oo, parang sa ayaw pagduruduro ha, pag edit ito nga, naungad ka, di ka na kung makidnap ka, sige daw, di ka na makikilalan. Kahit yung picture nga to, masayusayan ka. Oh. Tapos mabusag-busag gan duruduruhan, di ba? Tapos pag siya nito, amoy tiyo. Tapos, syempre, di ba, na-missing ka. Oh, mastering ito nga, missing inihiya nga person, amoy inihiya, describe, di ba, mabusag, amoy inihiya, at i-identity, sugal-sugal din yun. Takay, tad-an, ano, natad-an, takay, medyo, signun tala na fair complexion. Oh, ayun nala pag duro-duro haliwat. Baga di man tiya mo. Ah, siya nga ni, di ba? Tapos, oh, di ma sa nga, mausay niya, amin niya, tapos, di niya, baga, mabusag, mausay tiya, di, mabusag. Di ba? Kaya di rin nagmamatch nga to, gin, ano, gin report, ano, di ba? Kaya iba man ang gin report nga to, nga, gin, tawag ito, gin describe. Yeah. Oh. At saka isa pa, Miss Jam, ano, isa sa mga kailangan natin, eh, syempre, yung pupunta, you know, ang effort ang tinutukoy natin dito, pupunta ka ng opisina, mag-isa ka lang. Tapos, minsan, it's ano pa rin for an answer kung kayo mag-apply. Eh, why don't you go to mga job fairs? Kasi may mga job fairs talaga. Oh, may danayan na, di ba? Mga naghahanap na mga kumpanya ng mga maski nga ni sir, online, di ba? Yes, even online, no? Karamihan kasi sa mga kumpanya, especially mga call centers, yung pang mga skill-based na mga trabahoan, no? Na siyempre nangangailangan din ng importanteng pagtulong ng Department of Labor, di ba? Tapos yung peso, tumutulong din yun. Kaya kung kayo maghahanap ng trabaho, huwag kayong mahihiya doon, pumunta sa mga job fairs. Eh, baka magkita-kita pa nga kayo, huwag mga kaibigan. Huwag ko nung mahihiyang magtanong. Kasi there's a big possibility na ikaw ay makakahanap ng trabaho kung ikaw ay pupunta sa mga job fairs, no? Siyempre, pag ikaw may skill, pag ikaw may talent, may ikaw may magaling na pagunahuna, tatanggipin ka naman. So, for sure, yan, no? Oo. Kasi naghahanap nga sila na magtatrabaho. Okay? So, anyway. Tapos daw ko no, sir, pag halimbawa, ano, interview iton pag makanto ka na per interview, kailangan ko no, itimbado is dress to success. Diba? Iton, syempre, na-fit, diba, iton imo kwan. Kay, bagat, pagkita pala hain mo iton manager, kung hino man iti at mag-interview hain mo, diba? At saka ano yan, ha, Miss Jam, ha, dapat maging maingat talaga sa pananamit. Magbihis ng nararapat, kung magpupunta sa mga, hindi lang yung pupunta ka lang ng opisina para mag-apply, kundi sa mga job fair din na sinasabi ko kanina. O kaya sa mga job interview. Kasi baka pagpunta mo nun, huwaw-huwaw ka doon para makita ng manager. Hindi naman kailangan na mamahalin yung damit na isusuot, ano, basta decenting damit. Eh, yung iba nga pumupunta doon, ay galing ng UK. Oh, what's diba? Wrong? Diba? Mahusay tapos, kayo yun. Maupay nga nito kay ware ka kapareho. Oh, natawa ka man sir. Oh, di ba? Oh, di ba? Mao pa ito kay ware ka kapareho kaysa tira ka magpalit kandidat kung okay, ngayon. Okay, signature. Oh. Signature. Kaya siyempre, kada bunlot ni mo, usaman light to, no? Ware man kapareho. Ware man na si may din small, may din medium. Oh, di ba? May din medium, may din ni, oh, di ba? Free size lang ito. kung yan, isang size lang yan. Oh. Kung ano lang ang nakadisplay, yan ang mayroon kami. Oo, tapos the more na mas simple ito niya, basta elegante, ano, mas okay. Hindi naman kailangan bungacious talaga nga dati mo, mabahin ka dito mag-gown, ano. Diba? Imagine mo kaya, pageant. Pupunta ka lang mag-a-apply ka ng trabatas ng kagaon. Diba? Dere, ang mga aton mga kasangkaya ng mga kuan, mga gay, ano, it era termino itong gown, ibig sabihin, bagat bungisyos na talaga nga ura-urahan, diba? Bagat damot palamuti, damot mga sugaditon ba? Damot mga articles. Oo. Sugadito, diba? So, mas mainam kung sisimplihan mo lang, diba? Mm. Pero, syempre, ada itong pagka-elegant. Oh, yes. Diba? Besides mga pagbibihis ng eksakto, yung formal, we call it formal attire. Oo. Or business attire. Sa mga lalaki naman, kailangan naka-long sleeves. Oo, tapos kung maaari, naka-slacks.
Kung nakakumari lang. Pero pwede naman hindi nakatay. Basta long sleeves yan. Or kaya, kahit nakapolo, basta formal ka. Oo. Tingnan. Tapos kung maaari din, naka-leather shoes. Oo. Mm. Eh, alam mo, minsan naka-attend ako ng kasal. Amerikana sila. Pero leather shoes, ha? Water. Kaya ng sapatos mo. At syempre din, di ba? Ang ganda mo nga, di ba? Na naka-well-dressed ka. Tapos isipin naka... mo lang, may, yun talaga ang kasal. Yung attire nila, Amerikana. Tapos naka-leather. Tapos lahat sila, pati yung bride, pati yung groom, pati yung mga abay, nagpaka-leather shoes. Mm-hmm. Parang nag-advertise ng Converse. Magbuot. And syempre, ano, sometimes nakakatawa, pero Danay, ba't mo siguro ka-excitement? Huwag kalimutang maligo. Diba? Oh, tapos ito nga Danay, nangangalimot ka tungod siguro tim ka excited, nangalimot ka pag baklot im kulo. O oh, diba? Simple latihan ang mga butang, pero alam mo, sabi nga importante tiya kay bangin pagsugad ni mo na nakuan ka nga da table tas itim kulo ano damo tuna tunaon nga da master nga tim manager aw Rico ngayon ka mo da damo tiyo haluag itiyo katunaan pati pat im kulo na abot pero, paglalaki paano tumingin sa kulo? Paglalaki na kaganito. Amo ito, pagbabae na kaganyan. Ayan. Kasi paglalaki naman gumanyan, ano yun? Alam na. Gay. Or... May dagyap diri, depende lagyap ito kay sugod nga nagdadali ka, nasugod ka man lang ito. Hindi ka man nasugod dito. Di yung BBC ito, masiring ka nga sugod dito. Di ba? Kay Danay nga, nasugod lagyap ako ito. So, lalaki ngayon ako. Diba? So, oo, mga simple na mga butang, tas ikaw nga limot pag toothbrush. Siyempre, kay bangin ito mo, pag ngisinin, may malunggay nga da. Diba? O, o sige, masin dahil, no? Mati ko, kumakaon ganito, ano yun, malunggay bread. Diba, say, ay, marang makita yung Soraya na, malunggay, ay, diri po, kakulupad to. Marawa din siya rin, natukan nga manok. Ngumayda malung. Siyempre, di ba? Importante ito niya. Mga basic ito hiya kung paano nga maging kaaya-aya kang tingnan, di ba? So, ano pa? Ito, aton da na bad breath. Kung may bad breath, sugod ito, magbaon ka ng mga, tawag ito, mga... lozenges. Oo, sugod ito. Tapos, siyempre, ayusin ang buhok, di ba? Kung halimbawa, bagata, kailangan diri ka din na nagugurunggong. Oo. Ako na may nagpapasalamat din ako kay Miss Jam. Minsan sasabihin niya, Sir, yung book mo medyo mahaba na pwedeng pagbit ka. Oo, sugat dito ba? Papasalamat din ako kay Miss Jam. May nagre-remind sa akin eh dahil siya napaka-busy kong tao. Ay, minsan talaga ay may nagre-remind. Maraming salamat, Miss Jam. Ha? Galing mo. Bagat alarm clock. Oh, pag may mga appointments din ako, sabi ko, Miss Jam, baka makalimutan ka mamaya. Please remind me, may klase tayo, may time meeting. At dahil dyan. dahil dyan, si Miss Jam ay mananatili dyan. Oo, and syempre, in addition, ano, kinahanglan gihapon, maghanda ka, itong isasagot ni mo. Kasi pag maram kita sa mga may na trabaho or mga naka-try na mag-apply itong trabaho, pinaka-first na question nga daw or pinaka-last na question nga da is masaring ito, tell me about yourself. Yes. Diba? Kaya nga yung profile mo, makalagay diba? Talaga ng ano, ng busy. Yung profile mo, ha? Kung nahubya ka naman, sige, sir, ginsurat ko naman nga da, pwede basawan mo na lang. Tapos si Merrick, ikaw kaya magbasa? Hindi ako marunong magbasa dito eh. Hindi ko alam yung mga pinagsusulat mo dito eh. Oo. Para ikaw 90% lang 90% po na re-reject ka or kung kita or kung nag-a-apply man ano, na re-reject, it's because of this question nga, tell me about yourself. You have to be confident enough nga i-imo ito igyakan, then syempre honest ka lang, no? And pinaka kabogable ano tips daw dyan, you have to be enthusiastic. Dapat maging masayahin ka kasi waray naruruyag nga mag-hire ha imo kon ikaw papakianan na tell me about your kwan ako aminin ako aminin. Okay, kwan ako ano ba to? Kwan ako aminin, kaya ko magsuginin. Minsan kasi ang iba syempre naghahanap ka pala ng trabaho, wala kang pera minsan, pamasahe. But you have your internet connection sa inyong bahay, mag-ano ka lang muna. Kung hindi ka makaalis sa inyong bahay, gumamit ka ng online. Social media. Sa Facebook ba? O sa lahat ng mga job opening dyan sa marami actually. Marami dyan sa buong
Pilipinas at buong mundo ang naghahanap ng mga trabaho. Oo. Pero just make sure ha, na be careful sa pag ano ng online job kasi maraming ano ngayon, scammer. Oh, kasi baka maiba at, yung... At syempre, lalo na sa mga naghahangad na magtrabaho abroad, mga mag-OFW, di ba? Kinahanglan at agency ngay mo dadaupan or kakadtuon or mapabulig ka kung ngayon man is legal, nganhin connected gihapon na POAE, di ba? Diri kay makuha ka lang may nag-offer ha imo sugod-sugod din na just trabaho. Just make sure ha, na connected siya sa... Sa OWA or POEA, no? And then, ang search, may license, di ba? At saka yung mga search engines din, Ms. Jam, hindi lang basta-basta kang pupunta kung saan-saan ng mga search engines. Mm-hmm. Meron tayong Yahoo, no? Meron tayong, ano pa yun? Google, no? Punta ka sa mga ask.com, yun. Pero yung ibang mga hindi mo kilala, hindi everyday be na... careful. Be careful kasi minsan baka mapasok ka pa doon sa ring. Oh, tapos mas mainam talaga na makadto ka personally ngadtot kun ngayon kang kuan ipapakiana mo itong nga agency kun talaga bahira itong lisensyado hinihira ha OWA or ha oh, that is why nga Miss Jam bago ka mag-apply ng trabaho hindi yung trabaho pero may listing di ba may listing man doon sa ano hindi yung trabaho ang talagang iisipin mo lang isipin mo rin pag-aralan ang kumpanya na gusto mong applyan kasi malay mo ay baka mapunta kala mo kay disenteng na trabaho mapupasukan mo yung pala kaya mo nga ni kaya mo lagi ito mga ka doon na magiging katulong damot mga ka. Promises di ba nga makadukay ni nga bansa tapos amin na tim trabaho nga to kasi pagdating mo doon wala pala it's not existing eh. Oo. And it's really true because may na kami ito na a close friend of mine na nag-apply yan trabaho which is okay yung agency na ano niya kumbaga legal. Tapos, may license sila from POAA. Pero, ang worst doon is, pag-apply niya, yung sabi sa kanya is isa lang yung anak ng amo niya. Diba? Which is in Kuwait. Diba? So, pag-apply niya, syempre, nag-i-expect ka na, usalat imo alagaan nga to, ano, usalat ka anak. Pag-ulpot ngayon nga to, dosit anak. Diba? Di kayo ba yung wari mahiupo dan? Tapos, nga tanan pagod, maglabad. Di ba yung wari mahiupo dan number two? One... Oo, dahil mo nagbubuwag ya pero pagbutang ano kay diri kay gimpakian na ito namon kun kay ano kay mas barato itira gimbabay dan ini nga employer. Pag gimbutang nira nga usalat kumbaga ito lang nga mag-asawa plus the other ano usang anak bagat mas barato itira babay dan kumbaga hira mag-hire hin nani or kun ano man. So ang waray ni Ragin declare ang tinuod nga to. So, pag-abot nga to, ginmaltrato pa. Diba? So, tungod kay Dusit, iya anak, na natawag ko na to sa nasugo, adilot ito sa nasugo, adilot ito sa nagsasarangak na itong pagsugo. In town, ang nahitabo, ano, bagat, amo nga, sorti-sorti, gihapon itong salit, kinahanglan nga, mag-ikmat ka, kung ikaw mag-abroad kay kun sorti-sorti la talaga liwat it pag-abroad so swerte ka kun ani mo pag-apply nga na tinuod an nayakan naka state nga da nga usalat anak o pag-abot nim nga to di ka maram usa nga duha ka pamilya at imo pagsiservan di ba so yeah. makuri iton hiya na basta talagang pag-aralan mo lang ang opisina o kumpanya na pag-applyan mo alam mo Miss Jim kanina ko pati tinitingnan tong seller parang yeah, parang ang mayarin to yayamanin. Ang daming diamonds nito, ayan. Iba talaga diamonds pag, are forever. Iba talaga pag cellphone mo, ang daming mga diamonds, ayan. Damot buchiche. Mo, ang cellphone ni Miss Jam. Chiche boreche. Tatlo lahat, oh. Iba-ibang, ano. Anyway. Kaya nung umabot ka cellphone, manggod. Yes, I was about to say, but sumingit doon. Anyway, usually may mga tanong, pag nag-apply ka ng trabaho, mga common questions yun. Diba? Oh, but alam, kailangan pag-aralan mo lang. Oh, ina-accept talaga doon. Tsaka nalalaman naman ng kwan, yung interviewee, ano, nalalaman naman yun pagka-genuine yung sagot mo. Mm-hmm. Diba? Tapos kung bagat naghihimu-himu ka la, so amo, ito na ito yung pinaka-importante. At, isa pang dapat mong obserbahan, Ms. Jama, no? Ito yung apply ng trabaho kasi minsan yung iba pumapasok pumupunta doon sa mag-apply siya ng trabaho alas 12 na eh no? Magsasara ng opisina boss tapos dapat ano agapan ang mga job openings na yung mas mainam siguro yung mas early the better ka, ano kaya para umaga. Una ka sa pila umaga ka talaga para makaiwas sabi sa daw sir kahit hindi ka kahit daw nauna ka sa pila pag depende man yun kung diba nag
nag-ano ba, depende sa papel mo kung nauna ba din dun sa ano, di ba? Tatawagin man yun isa-isa. Oo, kung pag-file. Oo, pag-file mo dun. Siyempre, hindi ikaw yung nauna dun, di ba? Oo, so kailangan talaga ng matyaga ka. Siyempre, magbaon ka ng mahabang pasensya, di ba? At saka tibay ng loob. Alam mo, pag ini-interview daw tayo, di ba, pag kunyari nag-a-apply ka sa isang trabaho, naalala mo yung pag nagkwento ka sa isang kaibigan, di ba, kunyari, with matching facial expression, with hand gestures, body movement mo, so dito, parang ganun din, di ba, pag nagkwento ka, pag tinanong ka na, tell me about yourself, so, parang hindi ka ba mahihiya na i-share kung sino ka talaga, o, di ba, so, baga nganit, nanlilisik, kung pwede, manlilisik yung mata nga, bagat excited ka talaga ikwento kung hino ka, bagat sugad hito. And then, whether you are admitted or not, you have to exit. Kulang na lang, ano, tumambling ka. Hindi, kung tanggapin ka mga o hindi, ang baka kasi magbago ang panahon kung hindi, baka magbago ang desisyon kung hindi talaga, no? Yung pang-alis mo, you have to be polite, hindi yung nag-isog. Nag-isog ka dahil hindi ka tinanggap, hindi. You have to be polite. And then, syempre, magpasalamat ka na ikay nabigyan ng pagkakataon na ma-interview sa kanilang kumpanya. Chance to experience. And then, who knows? Baka pag, labas mo, sasabihin na, uy, magalang pala siya. Oo. Siguro ko, ito na yung... Tapos may chance ka pa kasi, di ba, ang ending ito, masaring, sige, matawag na lakan niya imo. Tapos, you are polite man, paglakat niya mo, tapos sabihin, pwede to kasi walang attitude na, Pag sinabing tatawag na lang, kasi yung iba kasi nag-iisip na, na pag ganito ang isagot sa akin, ay, hindi ako tatanggap. Sasabihin mo na lang, thank you very much for giving me the opportunity to visit your office for this application. Oh. Wow. Ganyan ba? May ganyan. di ba? Konting ano. Pero hindi ko kasi na-experience yan, Miss Jam, ang mga mag-a-apply ka ng trabaho. Oo. Ikaw kay maswerte ka man, sir, nga ikaw't gina-hire, di ba? So, paano naman itaton mga kababayan nga? Kaya nga, tumutulong na tayo sa mga bibigay ng mga tips, So, amo iton hiya. Iton, pinaka-importante la iton, just be you, di ba? So, waray iton makakatupong kung ikaw magiging, kumbaga, sa sarili mo maging magpakatotoo ka, syempre, di ba? Oo. Tapos kung ano lang talaga tinitayang skills. Gusto ko rin malaman paano yan kasi isang beses lang talaga ako nag-apply sa buong buhay ko na magtrabaho. Kaya yun ang nangyari. All the rest kasi... Try mo kaya mag-apply ngayon. just for the sake of experience. Tapos sabihin, di ba ikaw si ano? Ba't nandito ka? Overqualified. So, dire kami nakaraot kay mahal na't imo PF. Multiple swell job. Hindi namin kaya. Bangin ka mag-demand din dako haamon kumpanya. Diba? At saka Miss Jam, may mga pagkakataon din. Minsan, may nag-apply sa isang trabaho. Sabi niya, gusto ko mag-apply na manager. Tapos? Ako yung manager dito. Liliwanan mo daw ako. Liliwanan mo daw ako. Kaya nga, dito nga ako para liwanan ka eh. Well, anyways, ganyan naman talaga pag sa empleyado, diba? So, bagat, syempre, tanan naghahangad nga ma-promote, diba? So, bago pa man ma-promote, kinahanglan, first step, mag-apply, anay. Noon makarawat. And, kung hindi ka pa nakakabiling, hindi ka pa nakakahanap ng trabaho para sa'yo, hindi ka pa natatanggap, huwag ka lang mawala ng pag-asa. Mm-hmm. Syempre, darating din yun, diba? Kumbaga, huwag ka lang hihinto kasi once na-reject ka ng isang beses, dalawang beses, or tatlong beses or maraming beses na, di ba? Keep on trying. Just keep on trying, di ba? Try and try until you succeed. Akala ko, try and try until you die. So, kaya yun, mga kaibigan, kung narinig mo si Miss Jam sa kanyang mga payo, paano makahanap ng trabaho, kung ginawa mo na ang mga karamihan ng mga suggestions sa mga sinabi ni Miss Jam, huwag ka lang titigil, no? Keep on going. Darating din kasi ang pagkakataon, Miss Jam, lalong-lalo na pag ikay may kwalifikasyon, and then you have these skills, the talent, manalig ka lang, ituloy mo ang inyong nasimulan ng paghahanap. At saka, alam mo, hindi naman pag nagbibiling, nakakatara. Hindi naman nagpapabaya ang Diyos at Allah, Miss Jam. Yes, kaya, of course. Palaging nandyan sila, gagabay sa'yo. Manlangin ka lang at isipin mo na may trabaho ka na. Oo. Diba? Tsaka lagi ka lang think positive daw ko, no? And then,
Sabi niya, no, Mirna Espina nga pala, good morning Sir Chito and Ma'am Jam. Thanks, I had my visit in Palo and back now here in Italy. Wow. Miss you much, my place, Tacloban and Palo. Best regards to all. No, hindi ko na, ano, hindi tayo nag-meet. Oo, muna si Ma'am ng Palo. Oo, si Ma'am Mirna Espina. Yung pinsan ko nga pala si Lovell, siya ay nanonood ngayon, si Angel sa Avidra Marmita, dyan sa Alang-Alang. Hello to you, Lindy Alcaraz, si Guy De Vera, si Eagle Scout Evan Taho. Good morning. Si Jovan Torres, and si, oy, si Jeline Arevalo. How are you, Jeline? And si Maria Eileen Daga Militante Pisado. Si Weng, hello to you, Rowena de Guzman, kumusta ka na? And then si Gilbert Urbina, si Ma'am Margie Enrile Villanueva dyan sa provincial government. Si Teresita Pixon Tanoy, hello to you, Tessie. It's been a long time. Ang tagal ko na ay napakaganda ni Tessie Pixon Tan. Si sino pang nandito? Ay, si Josephine Arbis Yao, no? And then Shema Kenosis, iba talaga, the Cebu boy, Eagle Scout. Shema Kenosis, si NM. Ano pa to? Ah, okay. Thank you, Kuya Cheat, sa pag-greet ng condolence sa kanda Tiang String Morante and family. Yung pinsan ko, si Bumpy. Amador Cinco, Christine Villablanca, ganun din si Ronaldo Locatan Alamos and Ofel Magno Rodeles. Okay? Miss Jam, I guess yes, this is and, the line. We're na kita si time. Sir Roy? It masunod ng programa, no? Straight Talk ng Sir Roy Moraleta. Yes, this has been the program Action Yan Opinion Solution right here at IBS 6 and 87.7 FM Idol Radio. My name is Chito Morante. And this is Jam Moron. Siyempre, damo nga salamat itadi ha atong technical side na supportive guna nga nag-assist natin, Sir Bobet Palmyra. And of course, ato transmitter site yan na hi Mark Tabao. And to our station manager, Engineer Gilbert Militante. Maraming salamat po. At sa lahat ng nagsusubaybay sa atin at IBC 6 and 87.7 FM Idol Radio, especially sa nagsusubaybay din sa atin sa ating Facebook Live, araw-araw maraming salamat po sa inyong lahat. And please like and share our video. Tapos hanapin nyo din po kami, ako sa YouTube. My favorite jam. Oh, nandun ako sa YouTube. Thank you po and we will see you again Monday. Ayos! This has been the program you love to share. Aksyon Yan Ang Opinyon ug Solusyon with the tandem you like to follow. Chito Morante and Jam Moron. Aksyon Yan Ang Opinyon ug Solusyon. Thank you for having been with us. See you again when we bring you another edition of Ayos. Aksyon Yan Ang Opinyon ug Solusyon. Monday to Friday, 9 to 10 in the morning. Only here at iBusiness 6 and 87.7 Idol Radio. Aksyon Yan Ang Opinyon ug Solusyon has also been on Facebook Live at Chito and Jam.